Nagkaroon ng unang pag-hearing, public hearing, ang tatlong komite ng mababang kapulungan ng Kongreso tungkol sa panukalang baguhin ang election provision na Republic Act 1104. Itinakda ng batas 11054 na magkakaroon ng first regular election sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa Mayo 2022 at sila'y hahalal ng mga members of the parliament. 40% ay ang constituent sa district election, samantalang ang 50% naman ay party election sa buong Bangsamoro at 10% naman kung paano pagpili ng mga sectors na dimension doon po sa batas na 11054. Ngayon ay gusto nilang i-cancel ang election o i-postpone ang election from May 2022 to May 2025. Ang ibig sabihin ay palalawigin ang transition ng Bangsamoro Autonomous Region na itinakda sa nang magwakas sa June 30, 2022. Ngayon ay sa first hearing ay ginanap ang pag-hear ng mga nagpapasulong ng extension ng transition at meron naman din pong mga grupo, lalong-lalo na po yung mga analyst na nagsasabi naman na pag-aralang mabuti ang issue, ano ba talaga ang nakatakda sa batas at ba't magkakaroon ng U-turn sa democracy at samantalang ang buong Bangsamoro naman ay committed sa transition. Nang ibig sabihin, ang mamamahala ng transition kung magkaroon man ng patuloy na transition ay hindi na po yung BTA kundi yung mismong parliament, yung regular parliament na halal. Sapagkat sa kasulukuyan, ang miyembro po ng BTA ay appointed ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo, ang kanyang term ay magwawakas sa June 30, 2022. Ang ibig sabihin nito ay ang mag-appoint kung magkakaroon ng extension, yung bago bang Pangulo o yung dating Pangulo o yung dating kasalukuyan ngayon na magwawakas sa June 30 o lalagay ba sa batas na si President Duterte pa rin mag-appoint kung magkaroon ng extension at ipagpapatuloy ang term, lalagay ng limit sa batas hanggang 2022. Yun po ay may kalubuan kung anong lalamanin ng panukalang batas ng pag-amend ng Republic Act 11054. Ang mahalaga pong alamin natin ay una sa lahat, may pagkakaiba po ang tinatawag na extension ng transition. Sapagkat sa transition po ay mahabang panahon, maring yung BTA ang siyang mamahala sa kanyang transition o maaari naman din po yung halal na regular parliament, yung tunay na parlamento ang siyang magiging tagapamahala po ng transition. At dapat din ihiwalay po yung issue ng decommissioning at saka ng mainstreaming sapagat in po ay sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF at sa kasulukuyan po ay patuloy ang mga discussion, ang mga usapin tungkol sa decommissioning at mainstreaming. Sa kanilang usapan po ay mayroong 40,000 combatants ang mainstream at mga armas na madidecommission. Sa kasalukuyan, meron lang pong 12,000 combatants ang na-mainstream at mayroong mahigit na 2,000 plus na armas na decommission na iba-ibang kalibre. Ito po ay ibang usapin. Ang tagapamahala po niyan ay hindi BTA, hindi bahagi po yan ng BTA, kaya hindi po yan kasali doon po sa usapin po ng BTA ba o bagong parliament sapagkat ang mamamahala sa decommissioning at sa mainstreaming ay special body tinakda sa pagitan ng MILF at ng Philippine government at sa mayroong international monitoring body na nagkasama dyan sa decommissioning at mainstreaming. Ang mahalaga po ay pag-aralan mabuti ang issue, pag-aralan itong panukalang batas, at ano ba yung mga pinipresent sa mga hearing.
Kasubaybayan po natin sa Kongreso ang mga public hearings tungkol sa issue ng extension, halalan, walang halalan. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.